This next 5 games nga mga idol, ang best chance ng team ng Lakers para nga sumali at isiksik ang kanilang sarili sa playoff race this season. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol, ay ito muna ang naging sagot ng NBA sa ginawa ni Giannis Antetokounmpo kahapon laban sa Wizards para nga makuha ang kanyang 10th rebound at makakuha ng triple-double. And sa tingin ko naman, halos lahat naman na kayo mga idol ay alam na itong ginawa ni Giannis. Pero para nga sa mga hindi pa nga nakakaalam, basically sa last seconds ng laban kung saan dapat din dribble out na lang ni Giannis ang bola, ay binato niya pa nga ang bola mga idol sa board para nga makakuha siya ng one more rebound resulting to his triple-double. At ngayong araw nga mga idol, kinabukasan matapos siyang gawin ni Giannis ay sumagot na ang NBA at sabi nga sa report na ito, the NBA has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night, taking away his triple-double. League rules says that for a field goal attempt to count as official, the player has to shoot with intent to score a field goal to make the shot. To make it simple mga idol, kinancel ng NBA yung 10th rebound ni Giannis Antetokounmpo na kanyang ang ginawa sa last seconds. Nang dahil nga daw ayon sa kanilang rulebook, kailangan ng isang player ay may intention na i-shoot yung bola, hindi yung intention na ibato lang at kumuha ng rebound. At alam nyo ba mga idol, hindi lang ito ang unang beses na nangyari nga ito sa NBA. Hindi na natin yan idedetalya mga idol pero this is the 3rd time na ginawa nga ito ng isang NBA player at the 3rd time din na kinancel ng NBA yung kanilang rebound. So very consistent nga sila sa part na ito. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang malaking tsansa ng team ng Lakers na ngayon ay pumasok na nga sa NBA playoff race. Well, sa pagkatalo nga kasi ngayong araw ng team ng Pelicans laban nga dito sa Sacramento Kings ay apat na team lang ang mga idol ang may pare-parehas na record na 31-34. From 9 to 12 seed mga idol ay parehas na may 31-34 record. At bukas nga mga idol, pwede na ang Lakers ay umangat nga dito sa 9th seed. Bukas kasi kalaban nilang Memphis Grizzlies na wala ngang Ja Morant pati na rin Brandon Clark. At hindi pa sure kung maglalaro si Dillon Brooks. At ang team nga ng Jazz mga idol na ngayon ay nakaupo sa 9 seed ay kakalabanin ang Dallas Mavericks na may Luka Doncic pati na rin Kyrie Irving. Kaya inaasahan na nga matatalo sila doon mga idol pero who knows, baka biglang magalimaw nga ang mga player ng Jazz para mapanatili ang kanilang position sa playoffs. Pero most likely kapag nga daw nanalo ang Lakers bukas mga idol at natalo ang Jazz bukas ay uupo na ang Lakers mga idol sa 9th seed making them a part of the playoff race. At ang isa pang ang iginatutuwa mga idol ng maraming Lakers fans ang mga kalaban kasi nila na Utah Jazz, Blazers pati na nga rin New Orleans Pelicans sa 9-10-11-12 seed ay meron ngang medyo mabibigat na kalaban lalo na ang Blazers sa kanilang next 5 games. Ito nga ang Portland Trail Blazers kakalabanin sa kanilang next 5 games ang Celtics, Sixers, Pelicans, Knicks at Celtics. Mga bigating team sa Eastern Conference mga idol na inaasahan nga na mauulats ang Blazers. At mga idol, eto namang team ng Utah Jazz kakarapin sa kanilang next 5 games ang Mavs, Magic, Hornets, Heat at Celtics. At ang Pelicans kakalabanin nga ang mga teams ng Mavs, Thunder, Blazers, Lakers pati na rin Rockets. Eto namang LA Lakers sa kanilang next 5 games, Grizzlies, Raptors, Knicks, Pelicans and Houston Rockets din. Kaya nga naman ngayon mga idol ang mga sinasabi ng LA Lakers fans, this is their chance na pumasok na nga daw sa playoff race mga idol at unti-unti ngang umakyat. Dahil alam nyo rin mga idol, matapos nga ng All-Star break, ang team nga ng Los Angeles Lakers mga idol have the easiest remaining schedule sa NBA. Samantalang ang kanilang kalaban na Blazers mga idol at team ng Utah Jazz have the 2nd and 4th toughest remaining schedule mga idol sa buong NBA. So talaga nga namang parang umaayo ng panahon sa team ng Los Angeles Lakers mga idol and this is their best chance na pumasok na sa playoff race kaya dapat silang mag-capitalize na ngayon at manalo nga sa kanilang next 5 games para nga maupo na sila sa 9th seed. At para nga medyo mapanatag na itong si LeBron James kahit nga siya ngayon na injury at para rin magkaroon siya ng mahabang-habang pagpapahinga. Dahil kung ang Lakers ay pasok na sa playoffs for sure, hindi magmamadali sa pagbalik yan si LBJ.